Hi guys! Welcome to my channel. This is Teacher Neem. Today, ituturo ko naman sa inyo ang iba't ibang uri ng mga notes and rest at ang kanilang value. Alright, simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagtingin sa table na ito. Sa left side o sa kaliwang bahagi ay makikita ninyo ang iba't ibang uri ng mga nota or notes. Sa gitna ay ang mga uri ng rest o pahinga. At sa kanang bahagi ay makikita ninyo ang halaga o value ng mga notes at rest. Ang mga iba't ibang uri ng nota at pahinga ang ginagamit sa notasyon ng isang awit o tugtugin. Ang mga notes ang nagpapahiwatig ng tunog, habang ang rest naman ang nagpapahiwatig ng katahimikan. This is the whole note o ang buong nota. Siya ay may simbolo na bilog na walang shade. Alright? Siya ay tumatanggap ng apat na bilang ng kumpas. Alright? Whole note o buong nota ay may kaukulang halaga na bilang ng kumpas na apat. Paano ba siya ipinapalakpak? 1, 2, 3, 4. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4. Ito naman ang half note. Ito ang kanyang simbolo at siya ay tumatanggap ng dalawang bilang na kumpas. Paano naman natin ipapalakpak ang half note? 1, 2. Again, 1, 2. Ganun natin ipinapalakpak ang half note. Sunod naman ay ang quarter note. Ito ang kanyang simbolo at siya ay tumatanggap ng isang kumpas. Paano natin ipapalakpak ang quarter note? 1. Again, 1. Ganun natin ipinapalakpak ang quarter note. Paano naman ang eighth note? Ang eighth note ay tumatanggap ng kalahating bilang ng kumpas. Ito ang kanyang simbolo. Paano naman natin ipapalakpak ang eighth note? Isang mabilis na palakpak. Sa pa. Ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang uri ng mga rest o pahinga. Teacher, sabi mo kanina, ang mga nota ay nagpapahiwatig sa atin ng tunog o tugtugin, samantalang ang rest naman ay nagpapahiwatig sa atin ng katahimikan. Paano naman natin sila ipapalakpak? Alright. Ang whole rest ay may simbolong ganito, at siya ay tumatanggap din ng apat na bilang ng kumpas katumbas ng whole note. Ganito natin siya ipapalakpak. Actually, hindi palakpak because pag ipinalakpak natin siya, meron siyang tunog, ang rest ay ganito. 1, 2, 3, 4. Alright? Kung ang buong nota ay pinapalakpak natin ng ganito, 1, 2, 3, 4, ang rest naman ay 1, 2, 3, 4. Alright? How about the half rest? Ang half rest ay may simbolong ganito at siya ay tumatanggap naman ng dalawang bilang ng kumpas. Paano natin ipapalakpak o paano natin ipapakita o ipapahayag ang half rest? 1, 2. Alright? Ulitin natin. 1, 2. How about the quarter rest? Ang quarter rest ay may simbolong ganito at siya ay tumatanggap ng isang bilang ng kumpas. Ganito naman natin siya ipapahiwatig. 1. Again, 1. Ang eighth rest naman ay may simbolong ganito at siya ay tumatanggap lamang ng kalahating bilang ng kumpas. Isang mabilis. Alright? Again. Ngayon na alam mo na kung paano ipinapalakpak ang mga nota at pahinga, subukin natin ang iyong natutunan. Mayroon tayo ditong whole note, half notes, isang half note, at dalawang quarter notes. Paano ba natin yan ipapalakpak? Ulitin natin, ang whole note ay tumatanggap ng apat na bilang ng kumpas, samantalang ang isang half note naman ay dalawang bilang ng kumpas, at ang isang quarter note ay isang bilang ng kumpas. Paano natin sila ipapalakpak? Alright, sabayan ninyo ako. Whole note.
1, 2, 3, 4, dalawang half notes. 1, 2, 1, 2, isang half note at dalawang quarter notes. 1, 2, 1, 1. Alright, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Alright, ngayon naman ay subukan natin ito. Anong simbolo ba ito? Ito ay ang simbolo ng half rest at siya ay tumatanggap ng dalawang bilang ng kumpas. Gayun din ang half note na may kaukulang bilang na dalawa. Ang quarter note ay may kaukulang bilang na isa at ang whole note ay may kaukulang bilang na apat. Lapatan natin sila ngayon ng kanilang value o halaga. Again, ang half rest ay tumatanggap ng dalawang bilang ng kumpas. Gayun din, ang half note ay tumatanggap ng dalawang bilang na kumpas. Ang quarter note ay tumatanggap ng isang bilang. At ang whole note ay tumatanggap ng apat. Alright, ngayon naman ay ipalakpak natin sila. For the half rest, dapat ay walang tunog. Paano natin ipapahiwatig ang half rest? 1, 2. Again, 1, 2. Okay, simulan na natin. So, from half rest to whole note. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ulitin natin. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alright, I hope natuto kayo sa aralin natin ngayong araw. Kung natuto, pakilike naman ang video na to. At please subscribe sa channel ko. Click the notification bell para updated ka sa lahat ng tutorial videos ko. Salamat!